Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Isayos ang ating mga orasan. 3 minuto na po makalipas ang alas 6. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Karomi Eluspa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag Kidabaon City, mayong buntag North Cotabato, Tibok, South Central Mindanao. Welcome ni atong primetime edition sa Tinig ng Bayan. Og sa ngalan ni Kaloy Rosario, Tinig 4, kasamtangan yung makauban si Tinig 1, mga katinig, adlaw nga Lunes, pitsa utso sa bulan na sa Pebrero. Og mga katinig, masubo. Kay gahapong adlaw, wala pa ganita naka-recover, no? Nining linog nga naigo, niigo sa ato ah, nedtong niyagin tuig. Gahapong adlaw mga katinig, na kusog kayong linog ba? Ipanguyawan, nagkurog-kurog, nagdagan-dagan ang mga kabataan, mga katinig. Matod pa sa FIBOX, nirehistro ko no kini og 6.1, no? Ang magnitude og atong siren mga katinig, ang detalye kung aduna ba damage, unsa ang extent sa damage, kung aduna man diri sa ato sa Kidapawan City og mapalad ta kaya naasa din niya si Ginoong Salmer Bernalte ang ato ang City RRMO. May buntag, Salmer. Welcome. Ugdang salamat sa panahon ni mong igahin sa Tinig ng Bayan. Karomi, good morning. May buntag sa mga tigpaminaw sa Tinig ng Bayan. Yun ani, katinig. Ang panghitabo kagahapong adlaw kung asa dili sa Kinapawan City, nakasinati kitaw intensity 5 na earthquake kinigungod sa magnitude 6.1 or to 6.3 nung linog na nahitabo ang epicenter diyan sa Magsaysay, Davao del Sur. It is just a proof, no, and a reminder to us na sayot to mga panguna-huna nga ang linog bubalik siya after 50 to 75 years pa. Okay, tungod kagahapong adlaw nakasinati na pud kita linog, and that is the reason nga dili kita maayong magsalig na human man ang linog meter pa siya, di maayong magkumpiyansa tungod na yung mga panguna-huna nga mubalik siya after 50 years. Di na tinuod, no? That's why we need to be prepared, kinahanglan ang readiness nato. However, kagahapon nagpasalamat kita tungod kay medyo layo-layo kita sa epicenter, intensity 5 ang na-feel diri sa Kidapawan City. But kato ang mga kakuyaw labi na sa mga bata, no? Mayorya siguro 190 to 100% sa mga bata nang hilak, labi na to mga gagmayng bata. Tungod sa kakuyaw sa panghitabo kay intensity 5, no, ang ato ang nasinati diri sa Kidapawan. Gipahigayon dayon nato ang kuan assessment. In fact, half day ra kagahapon adlaw ang mga dagko ng department stores, like for example ang Gaisano, pagkuman sa earthquake nagsira sila temporarily subject to inspection. Apan wa man kita gina-expect nga dagko ng mga damage in Kidapawan City, Karomi, tungod intensity 5 man siya. Kung may mga damage, very minimal. Hospitals nag-evacuate po after the earthquake. But shortly, kung man nga wala na yung mga na-experiensyahan nga kusog ng mga aftershocks, nibalik ra po, no, ang mga pasyente nga gi-evacuate gikan sa mga dagkong hospitals. Unya, City Hall, di-check sa ito ang kuan, di-check sa ito ang engineering department kung unsay damage sa City Hall. Wala naman po yung mga critical damage, hindi na siya infrastructure. Kanto lang, ito ang di-check ang ito ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa Tiilan, sa Mount Apo, o nagmando kagahapon ang ito ang chairman sa City DRR Council, no, si Mayor Joseph Evangelista, nga i-preemptive evacuation sila. Katingalig na apay mo sunod nga kusog ng mga aftershocks.
og ang Ilumabis at ang gibisita kagahapon og Ambalabag, adunay mga na-evacuate nga 22 ka pamilya ang Barangay DRRM nga committee sa Balabag kagahapon. So kining 22 ka families na nakaroon din sa safe evacuation site, tapad ra pud sa relocation site sa Barangay Balabag karon. However, kining kuan, kining pipila ka mga tigsuona nato nga na din sa sitio Bukanon, Ilumabis, din sa Mawig, Balabag. Nagdumili sila sa preemptive evacuation, doon na sila mga rason ng ilahang gisite, o ginapasa na to sa ato ang Incident Command Post o sa atong Crisis Management Committee, kaya mag-meeting karong adlaw ang atong mayor, kung unsay mo nini kung mag-execute ba o force evacuation kanila, tungod ang kuan manggod, ang kahimtang ni ining buka noon, anaa sila sa moderate to landslide apang gipalibutan sila og landslide high risk. Kini naman pong sa Mawig, Balabag, naagid sila sa landslide high risk, nagpatong. Unya, ang ato ang gikuan, ang ato ang gidawat na lang nato katong waiver nga ilang gi-execute, no? Kini mga taga-sitio Bukanon o taga-sitio Mawig. For the meantime, nag-execute sila og waiver nga kumbaga dumili sila, no, sa pag-adto sa evacuation center, but final ang mamahimong decision sa Crisis Management Committee sa meeting unya kung kinahanglan ba i-evacuate sila forcibly. Pinasikat ni ining mga ongoing ng mga observations sa especially sa FIBOC sa mga panghitabo gikan kagahapon sa nadungog nato ang kusog na linog hangtod karon mga taknaas. So far ato mga buildings, mga public buildings, government buildings, wala ba yung mga cracks that mga serious cracks that will cause or that may alarm everyone? Na ay mga na-observe na to, very minimal, no, actually sa diha sa Kinapawan City National High School na yung mga bagong cracks nga nakita na to sa ilang building, but very minimal siya nga damage. Unya, dili man po face-to-face ang classes karon, meaning dili pa po siya i-occupy sa mga estudyante o sa mga mutungha din ha. Doon na pa'y dako ang panahon para makuan, para maayos sa to ang gobyerno tanang mga na-observe ng mga minimal ng mga cracks. Sa City Hall naman, wala siya'y critical, no, na naobserbahan ng mga damage sa structure. Din ha sa Madonna Hospital na minimal po nga crack nakita din ha sa ilang third floor nga hagdanan. Kanto na siya ang mga na-report so far sa ato ako, Mang Romy. Aha. We would like to presume nga doon na pa kami paghimuon nga actual inspection. But of course, salamat kay wala giing anak adagko nga mga damage sa we learn nga sa ubang mga lugar na ay mga balay nga ng hagba. But by and large, ang usaw concern na to because for one, kasahid ang tanan nga bago lang nag-distribute ang ito ang panggamhanan ni adtong assistance sa mga biktima sa linog and wala pag-iod ta. Maka-indigid na ito maingon nga naka-recover na ta sa niaging linog nga naigo sa Kidapawan City. Now, you were saying earlier nga ang importante yun, dili ta magkumpiyansa, no? Dapat ta prepared ta at all time at all times, no, sa level sa local government unit, how prepared are we? What are the mechanisms installed? Unsa gyud sa nato pag respond because daghan kay tag mga kalamiting naagian mura og na build pod ang atong resiliency and we would like to presume nga in place na pod ang ato ang mga safety mechanisms after all those nga mga kalamidad nga nakaigo sa atua. Kobang Romy, the best defense nga gihimo sa atong gobyerno is ang pag-relocate or ang pag-resettle sa ato ang mga kaigsuunan nga nagpuyo din sa mga landslide high-risk areas dito sa mga safe relocation sites. Kanagyod ang the best nga defense. Number two, ang pag-strengthen sa ato ang implementation sa National Building Code din sa mga urban places. Ang tanan ng mga bagong magpatindog og building, kinahanglan na istrikto nga ginamonitor o mutuman sa kamanduan sa National Building Code. Kay sumala bitaw, the other year, 2019, gilinugan man kitang tanan, pero dili man tanan mga buildings ang nangadaot. Sa to pa, tantong mga building lamang at questionably ang ilahang compliance sa National Building Code, maoy natamaan yun, no, sa panghitabo.
Pagihapon sa mga umaabot ng mga pagtayog, kinatumatag ang kong kanusa, unta dili mahitabo. Apan ang atong readiness dinhi is ang pagsunod nato sa mga balaod. Pananglitan ang building ko, doon na siya balaod nga ginapatuman. Unta atong sundon, dili na lang nato i-compromise, no? Sa himanggod, bantayan lang ang mga tao nga nagabantay ni ini. Or ilaha lang tanahon kung naa ba nag-check, kung wa nagani nag-check, di na po nila sundon. Pero ang consequence manggod ni ana, kung ang kinaiyahan mo'y mulihok, hapla ilaha mga panimalay, like experience nato in the past. O ang mga kaisuunan nato nga maglumili sa paglalin, kaubang Rumi, mauna siyang atong difficulty. Sa to ang mga defense system, ang atong kabaranggayan, ready na eh. Dugay na nga organisado ang ilang mga barangay DRRM committees. In fact, ang barangay Balabag kagahapon, pag-abot nato dito, humana nga nag-conduct og evacuation sa 22 ka mga pamilya gikan sa Umpan Village. Buti pa sa boat, ready na, prepared ng ato mga barangay DRRM committees. Kadto lamang kung ang tao mismo ang magmagahi sama sa ato ang pagpahigayon sa preemptive evacuation, ang mga tao tatanaw nila nga wa tay dalang dokumento nga mupuwer sa kanila sa pagpakanao gikan dito sa mga areas. So, mas gipili nila ang magmagahi. Kana kay tungod ang desisyon ng sa tao medyo gamhanan manggod. Pero kinanglan masabtan sa tanan ang kooperasyon ni ini. Total ang atong gipasabot dito sa mga kaigsuonan nato nga naa sa mga high risk areas. Dili man nato sila balhinon dito sa mga evacuation sites temporary raman samtang di pa nato masiguro nga wala na yung mga aftershocks nga ma-feel. Pero dire sa sentro kanunay ang atong every quarter no nagapahigayon kita og earthquake drill aron mag-remind ka nato unsang atong buhaton instead nga mukaransa kitag dagan kung naay pagtayog atong ipahigayon ang ato ang natun-an sa mga earthquake drills. Guwa siya ning atong mga SOP no nga ginatun-an nato diha sa earthquake drills. Aduna ba yung murtag SOP number 1, number 2, number 3 nga gitakda ang inyong buhatan para sa ato ang mga residente especially katong sa mga high risk areas? Mao ni ilang number 1, number 2, number 3 nga himuon o nasayod ba ang ato ang mga residente ni ini kung aduna man? Yes, ang ato ang mga kaigsuonan manggod nga sa high risk areas, wa nato sila gitugtan nga magpuyo sa mga landslide high risk areas. Apan gitugutan nato sila nga magtika didto sa ilang farms. Kay manggod nang uma nang mga area din nga medyo bisag bakilid, no? Mao na nga dunay mga guidance sila, educate sila sa ato ang city, labi na gyud sa barangay DRRM committees, asa ang ilang safe passage, asa sila moagi. Kung in kaso doon ay mga pagtayog, labi nang maka-observar sila at mga landslides. Gitunlo ka na kanila, kaubang Romy, no? And ang mahinungdanon din ha is, ang dili yun, no? Kanang, kumbaga, kumbinsiho nila ang ilang kaugalingon sa ato ang pagpasabot kanila, na kung sila doon ay mga farms din na sa landslide high risk area, sayod kita na sila mga barong-barong din ha, ng Murabak Farmhouse, dili magpalipas o gagabion din ha sa mga structures ngayon ana sa mga landslide high risk areas tungod bisan og walay linog di na tumatag na moabot ang kusog na ulan o posible pod mahitabo ang landslide. Adunay gi-mention ikaw ganiya nga 22 families nag-evacuate but there are other communities nga nag-refuse nga mag-evacuate ang mga katawhan ug gani nagpirma pa sila og waiver. Is this allowed? Because sa situation ngayon ani, we would like to think nga dapat ang government has to be on top of everything and dapat i-control niya ang kumpas sa katawhan. So, kining waiver-waiver mangir, well, of course, katugunan siya sa katawhan, this is a different situation because this is an emergency ni nga sitwasyon. Actually, kung i-allow ba siya or dili, kung naana nato gunit ang force evacuation order, dili pwede nga na imubalibad. No? Tungod kay kung mag-execute kita ang force evacuation, nana kita kaubang enforcer ana PNP kung naay mo balibad ana imbes kay mo padung sa dito sa evacuation site padung nanun sa lock up cell kay mahimo mo na siya violation sa tong ordinance ug sa tuwa mga safety laws no mga policies. Pero kay kagahapon preemptive mangud to but pasabot ato lang silang gi facilitate dala kita og dump truck aron masakyan nila ato silang gihangyo nga padung adto sa evacuation area kay tungod naglinog dita kasiguro nga walay kusog ng mga aftershocks.
unsa mga requirement bago ta maka-force evacuation? Because sa mga emergency cases, kinahanglan pa ba ni siya resolution sa Crisis Management Committee or dili ba dapat mag-tit for tat ang inyong opisina and must be empowered based on certain standard, dapat ma-empowered ang inyong opisina kung or nga mag-desisyon kung kanusa dapat mag-force evacuation? Actually, Kabang Romy, ang kinanglan magod nato din ha, kung siyempre prepare sa magod, no? Kanang term magod is very crucial. So, kinanglan mo pagula o order ang ato ang local civil executive. Dala nato dito sa ground, atong i-inform ang mga tao. Basahon nato sa ilaha nga, o niya i-order ang ato ang mayor. Nga, persahan mo, kapawaon din itungod sa risk. And, kagahapon, usbon ko, no, sa ka-preemptive move, aron na... samtang with absence no sa document kay paspasan naman na emergency man ato ang dedicate ang mga tao pero ato mga tao Domingo pa gyud tao sa opisina oo then if karon basis atong evaluation kung kinahanglan gyud silang palalinon sa area then makatabaw naman ta nga di gyud sila mauban kay daghan silang mga rason nga ilang ginahuptan. Then, umubali ko dito para sa evacuation. Then, magdana ko evacuation, force evacuation. And, Ihawasan ang mga aerobe. Okay. Yes, Mr. Bernalte, ang usaka crucial dali nga pangutana is aduna patay mga buildings nga ginarehab or narehab na batanan, katong mga narehab na ito ang mga building, I am sure, wala pag ito nakakandak, as you earlier said, no, huwag ka ng exhaustive yun nga evaluation. But initially, sa mga reports sa inyo ha, nga nakaabot sa inyo ha, wala ba'y mga katong mga kanhing buildings nga aduna na yung mga crack, ipang rehab lang, ipang repair lang, ang nausban na pod? Actually, it's a good thing about to be implemented pa, no? Ang ato ang repair and reconstruction sa mga buildings nga nadaot niya itong 2019 yung paglinog. Nigawas manggod ang information itong month of October last year, na approved ang ato ang repairs, rehabilitation and reconstruction sa mga bagong mga government infrastructures na nangaguba. Taas-taas po, no? So, in fact, kagahapon pag disseminate nato sa notice sa ato ang mga barangay officials, doon na pa yung mga nitubag sa ato ang mga barangay officials na kung ano po, kaning murabag, mangayo na pod og report nga wa pagani kuno na hatag tong kuan wa pagani daw na implement tong mga programa para sa rehabilitation niadtong ni aging paglinog ato na lang gisabot bata kinahanglan masabtan nila kinahanglan man atong buhaton di man pwede pasagdan. So usbon ta kung ugaling dunay mga damage do very minimal wa pa man siya napahigayon ko bang Romy, no? Karong kining first quarter expected nato nga mag-start na ang construction dito sa mga barangay hall, mga different no nga mga infrastructures din sa kabarangayan nga nadaot nga gipunduhan sa gobyerno para ma-restore siya. Aha, curious lang ta because ang usa sa pinakadako nga damage sa Dulce Quidapaon City kaniadtong unang linog kanang Evas Hotel na atubangan sa munisipyo ug aduna kanay tapad nga murag facility man sa KDI sa usa ka hospital. Curious lang ta kung unsay unsay status anang maong hospital after nga na demolish sa gyud tong Evas Hotel. Nagkahuwag kita sa ilang compliance sa Kobang Rooming kuan mag-manifest sila og transfer din ha kay ang procedure magudana kinahanglan i-check usa sa ilang structural engineer no tan-awon ang structural integrity sa building kung gusto na ang mga taga KDHI bubalik ug occupy sa building. Then if mo certify mo pirma ang structural engineer nga okay safe siya nga pabalikan, musugot ra pod no ang city government nga mo-occupy sila, pinasikad sa mga experts no nga mga recommendations. Pero wa pa may yun anagod nga move no, murag ipahimutang pa nila ang ilahang
setting set up dito sa kuan dito sa kanang ilang kasamtangan karon nga hospital site murag nakasab nasabtan nato medyo nadilatar pod tungod ni ini nga giatubang nato nga COVID nga problem human nga nakatubang kita linog ni aton aging tuig. Na-mention mo kining COVID, I was about to ask you, no? Kaya sa mga households, okay ra na nga siyempre, nagpanik, na nagigipangkuratan, so nagtapok ng guwas. But you were saying, ginaog na to katong-atong mga pasyente sa mga hospital. Sa kining mga public places like this, nga sagul-sagul ang mga tao, sa panahon sa mga linog, one of the casualties siguro yun ni Annie, nga sigurado, is katong health protocols. Unsa inyohang observation nga nakita in terms of, siyempre, kining pag-implement sa health protocols during sa mga emergency cases nga sama ni Ani? Actually, ko bang, Romy, if ang mga tao manggod na sa state of panic or na sa state of fear... Di ginakon ako nag-isa kami, tro. Ginato na siya naman na medyo chaotic yun sa tanawon. Pero nagpasalamat kita sa kaning maayong pag-manage no, sa mga hospitals. Ilahar man pong na pakalma ang mga tao na man-inform po nila o mo ganihinungdan nga gibalik nila after nga doon na po yung mga advice nga walay mga kuhan, walay na na-feel na mga kusog ng mga aftershocks. Huwag layo-layo po ta dito sa epicenter. So, moto isa sa mga reason po nga a few hours after sa pag-evacuate nila, gibalik ra po sa ato ang mga management no niining mga different hospitals in Kidapawan dito sa sulod ang ilang mga pasyente. Isa sa mga consideration din ha is mas problematic is expose sila sa publiko, mga expose sila sa kining sa weather. Unya di ra ba maayong panahon kagahapon pagkahapon sa bunok ng ulan, imagine. So in ato during the ulan na kabalik na ba ang mga pasyente sa taas? Yes, nabalik na nila no. Ay na-observe po ang dagom mo dako eh. So kanto kana siya ang atong ipasalamatan no kay buti pa sa buti na ready po, prepared po ang management sa atong mga hospitals. Kanto lang kanang COVID issue is isa sa mga ginakuan, gina point out ng rason ining mga katawhan nga dumili mag-evac. Aha. Anyway, mga at least maraog kuana dapat siguro natang tun-ana kaya at the time nga itong unang linog wala pa mantay COVID gyud ni ato. So basically doon na kapay gustong ipaabot sa ato ang mga katinig wala ato na pangutana kanimo. Actually ikaw bang Rumi this morning no the mayor has announced first hour this morning magpahigayon ang crisis management committee o meeting diha sa atong incident command post sa City Hall area o unsa mga decisions nini we will just keep you posted unsay mga makuan mga recommendar unsay final na masabutan unya during the meeting at wala ipahibalo balik sa publiko. What's important is walay mga seryosong damage, walay mga nasaktan no, walay mga na-injured kagahapon during the earthquake. Kadto lang adunay mga nangahadlok, mga bata nang hilak. Ang ako reminder is munang i-refresh na to kanunay ang atong preparedness aron makuan maiwasan nato nga mabigla ang mga bata by being aware, by being conscious of their preparedness kung sakali dunay mga pagtayog nga atong ma-experiencehan. Karomi, dang salamat din ng higayon. Lastly, ano, we'd like to think that ang city government aduna say enough resources para mo respond sa mga crisis nga sama ni ani. Can you tell us if there is any og giunsa nato ni paggamit? Actually, ko ba Romy, there must be no, di pwede nga wala. Kung may mga pondo nga na-exhaust na nato and we should look for resources. Dili man lang good na siya ang city ang may resources no. In times of calamity, if ma-exhaust ang pondo sa city, then we can call up the province. O kung wala, we can call up the national government. There must always be kung ang tao magkinahanglan, kinahanglan yun po na doon ay mga resources na i-provide ang atong gobyerno para matagbo ang ilang mga pagpanginahanglan. Mm-hmm. Na ay pahabol po nga text question dere.
If ever daw kining mga dili mo sugot nga i-force evacuate sila, aduna ba tay alternative nga ginatan-aw gawas sa pagpanakop sa ilaha o pagpreso sa ilaha? Multa. Actually, multa. Aha. Dagang salamat, usap. Yes, thank you, Romy. Good morning. Mayang buntag, usap. Mga katinig, mga katang tingog ni Ginoong Salmer Bernalte. Mga katinig, daghan kay tag hisgutanan, but of course before nato before siguro ta magbreak no kay adunay gipadala ang atong kauban nga si Loy Rosario no mura kini og rundown lang sa mga damages no so tama tong ingon ni Ginoong Bernalte nga 3.5 ang epicenter pero diri sa Kidapawan City nagrehistro ra kini og 3.1 no og sa mga damages adunay tulo ka tawo ang nasamdan na sa ano 6.1 nga linog didto sa Davao del Sur alas sa katong unang ano kusog yun nga alas 12:22 na hitabo adunay kuno itulo ka tawo nga nasamdan. Og ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos sa Moragua 8 ka panimalay ang naguba samlang sa Kabakan og sa Kabakan no. Mula sa naturang bilang tatlong bahay dito ang tuluyang nasira habang limang kabahayan naman ang bahagya lamang napinsala. Duha ka simbahan samlang ang og isa ka hospital sa Isulan Sultan Kudarat ang naguba gihapon tungod sa maong linog og adunay lima ka landslide ang na record na itala diha sa Makilala. Mga katinig, 30 minutos na human milabay ang takna sa alasayos. Mubalik kita para sa daghan pang nagbagang balita human sa pipila ka mga pahinumdom. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo, taga Pinamangkulan, Butuan City, sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, ang gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahon na, kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Unya mo to pag gawa sa resulta natingala ang doktor ngano daw nga unsay tabo ngano negative pa ang resulta sa biopsy wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pay inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural ug mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas, mapalit sa mga butika. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o uban pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Special
specialize in customized full-bladed sublimation, digital printing, and rubberized. Odron Uniform Center, Kinapawan Branch. Makit ang kini sa Riverlands Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendra Stream, beside J&T Express. Odron Uniform Center, Kinapawan, maker of quality sportswear, school, and company uniforms. Odron Uniform Center, Kinapawan, open from Monday to Friday and Sunday. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga botika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Nak, naunsa man ang bata? Ganihara man na magsigighila. Giguto mungod ni ma, wala mungod ko'y gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumara ng oleferacy. Dugay na ko nag-ingon mo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang binipisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako ni mo, suwaye ang oleferacy. Salamat sa oleferacy. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Panamox, antibiotic caplet, frequently asked questions. Asa mamalit ang Panamox antibiotic caplet? Sa yun ra pangitaon ang Panamox antibiotic caplet, tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox antibiotic caplet. Panamox antibiotic tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itiyan ka after sa gadan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako na experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pag patumaro ka ng buntag, mati paghapon ning kaon gid siya. Dayon ipatumaro ko siya kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra gayto siya din. Nauli an sa gupag ning nawo ko. Murot na. Murot ang nawo ko. Sayang kay talaga mo. Daghan tambal gyud kay sir. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay. Nakayo. Ang Panamox girls, parehas ako sa mga beginners, payo gid siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox antibiotic tablet, mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Welcome back mga katinig. Alas 6:50, ano, 31 is na ang atong oras. Ug mga katinig, sumala sa ato ang naisgutan gani ha. Ato paghihapong padayunon kini panaghiskot nato sa mahitungod sa nahitabong linog hapon mga katinig atong siren gikan sa Fivox kung unsa gyud ang nature ni atong maong linog anaa sa linya si Engineer Ramil Amil Bahar. Magandang umaga po, welcome po sa Tinig ng Bayan. Morning po at magandang umaga po sa inyong mga taga-pakinig. Mm-hmm. Unang-una po, pwede niyo pong paki-describe sa atin yung detalye nung lindol na nangyari kahapon. Ang lindol po na nangyari po kahapon, hindi po description po, but ito po yung scientifical po na lumabas po sa lindol na to. Ito pong lindol na to ay 6.1 po yung magnitude. Then, ang lalim niya po ay 10 kilometers lamang. 10 kilometers po? Po? 10 kilometers? Yes po, 10 kilometers lamang yung lalim natin.
At ang epicenter natin at 5 kilometers away south, 85 degrees west of Bagsaysay, Davao del Sur. So makita po natin na sa umaga pa lang po, nagkaroon na po siya ng fault shock, nagkaroon po tayo ng magnitude 4.8 na lindol. Then after that, nagkaroon na po tayo ng sunod-sunod na mga maliliit na lindol. Then at 12:22 in the noon, kahapon, sumunod na po tumalakas na lindol. Kung saan po nakatala po tayo ng mga reported intensities na intensity 7 po sa Mlangas, makilala ang Tabaca North Cotabato, while intensity 6 naman ang isulat sa Santo Grat, at intensity 5 po ang Magsaysay, Digos City, Agunoy, Santa Cruz, Tulok, Bantalan at Matan, Davao del Sur. Including Truha, Sarapan, Carmen, ang Dapawan City sa North Cotabato, Matalam, ang Tulunan, sa North Cotabato, ang Purunodan City sa South Cotabato, Banga Tupi ang Sampakan din sa South Cotabato at Malungon sa Sarangani Province at Colombia sa Sultan Federal po. Pati po Davao, nakakala po na intensity 4, ang Padada, ang Tipat, pati Midsayap, Balisinan, North Cotabato, ang Alabel, ang Siamba at ang Malapatan sa Sarangani at ang General Santos sa South po at Nohana po lumulok sa South Cotabato rin, including Bagumbayan, Esperanza po, Losayan, Palimbang at President Quirino sa Sultan Kudrat, including Takurong Pisi. Then doon sa katalarin po ng 4 po at 3 po dito sa Cotabato City, Davao de Oro, Tagum City, Malalag, Davao del Sur. Umabot po tayo hanggang this week po, nakatala po ng intensity 1 po itong lindol na to. Nabanggit niyo po na 10 kilometers lang po yung lalim. Ito po ay mukhang mababa po, di po ba? Yes po, mababa po yung 10 kilometers po kung titingnan po natin po. Mm-hmm. A second thing po, you mentioned na mayroong sa epicenter nag-register ng 6.1. But there are places na umabot nag-register ng 7. Tama po ba? Aha po, hindi niyo po naiintindihan po. That was magnitude po. Okay. Magnitude is computed mathematically from the instrument that we have. Intensity po is description po ng quake ng human being po kung saan po mayroon tayong intensity scale. So, makikita nyo po kung ano yung description po ng human being, yun po yung tinatawag nating intensity. So, the magnitude is computed mathematically po through the instrument that we have. Mm-hmm. Maraming salamat po for educating us. Second po is... meron ng magnitude 4, tama po ba, early in the morning, around 8 o'clock? Yes po, nagkaroon po tayo ng 4.8 na magnitude po in the 7 o'clock ng umaga kahapon. It was referred po at 4 o'clock kung malakas na rin doon. Mm-hmm. Is it always safe to conclude na pag merong mga magnitude 4, mga maliliit na or mahihinang pagyanig earlier, mayroong mas malaki pang darating? Not all the time po. Not all the time. Hindi po siya ganun po. Hindi siya all the time. All the time na mangyayari po yan. Mm-hmm. And there is no way to predict kung meron bang mangyayaring mas malaki or wala. Absolutely po, no way to predict. Not only po, kung nakakaroon po talaga siya ng tinatawag namin na swarm, kung saan umaabot ng 500 ang quake for a day. So, possible po na yun po yung makakapag-produce ng another na malakas. But, kung wala namang swarm po na mangyayari, hindi po tayo, it is not concluded agad po. Halimbawa, what happened yesterday na 4 point something lang, then hindi po pwede sasabihin natin agad na it is a force shock of this. Yung mga nangyaring pagyanig, of course, after nung 12:20, after nung 6.1, marami pa pong naitalang mga mahihinang pagyanig. Yun ay definitely matatawag nating aftershock of the 6.1. Now, itong 6.1, technically, matawag ba natin siyang aftershock nung 4 point something earlier? Ito po. Binanggit ko po kanina, hindi po. Ito pong 4 point something, siya po yung force shock po nito, 6.1. Ano pong, anong tawag po? Force shock? Force shock po. Before shock po ng 6.1. Force shock, oo. So, magiging force shock no, 6.1. Mm-hmm. Itong 6.1 po, siya po yung magiging main shock. Main shock. After shock po, na-out na po tayo ng 25 after shock,
as of 12 midnight po kagabi at 11 po dito ang platin at dalawa po ang pin. Mm-hmm. Naramdaman daw po as far as Cagayan, Misamis Oriental and Misamis Occidental. Yung mga naramdaman doon po ay of course related ba dito or parang kumbaga somehow epekto nung epicenter? Related po doon sa epicenter po. Hindi naman mararamdaman po yung quake doon kung hindi lumindol po, kung hindi nagkaroon ng pagyanig po. Mm-hmm. So related, kanina sa statement ko po, umabot nga tayo hanggang this week sa Rigao del Sur. Mm-hmm. Now, given that magnitude, given ng lawak po, mukhang, is it because dahil mababaw siya? Kaya malayo yung inabot niya? Hindi po necessary. Not necessarily. It depends upon the propagation of this wave po. And the propagation po ng wave po is hindi natin nakikita kung saan po dapat siya magpupropagate, kung saan siya dapat makakarating. So, mahirap po nating bibigyan agad ng ano po. Kung manalim po, maaari rin buong Mindanao, mayanig niya. Kung bababaw naman, maaari rin makayanig po ng ano. But, yung propagation ng wave kasi, maaari rin umabot hanggang doon to propagation ng wave. Mm. Ano yung factors that will magpalala ng propagation? Marami pong factor po. Hindi po natin, marami po masyadong factor na ano. Yung wave po, pagkasulid, mabilis na tumakbo po yan. Example po, sa kabilang lamesa, po kayong wado ka sa kabilang lamesa, marinig mo agad yung, ano po, darating agad pagka nakadikit yung tainga mo rin sa kabilang lamesa. So, yun po yung mga, ano natin, yung wave na yan. The same as that, ang takbo po ng mga wave na yan. Kaya, maraming faktor ang tinitingnan, hindi lamang isang faktor. Pagkamalalim, ganun din, maaaring yanigin niya rin lahat kasi ang propagation ng wave paakyat. Pagka naman ganun mababaw, maaaring ang concentration ng wave papunta rito na area. So, kaysa narating niya yung malayo po. Mm-hmm. So, hindi yun natin napipredict talaga yung earthquake, but meron pong mga published studies na yung may mga iilang hayop or yung hayop, mas nauna, lalo na po itong pusa daw, mas nauna sila ng several folds times no sa tao na makadetect ng mga pagyanig. Tama po ba to? Absolutely po. Wala po ako nakitang publish po na studies po ganyan. Pero writings sa mga net po, may nababasa po ako. But publish po, I don't think so, pag scientifical din or hindi. Kasi pag sabihin natin publish, it must be scientifical. Mm-hmm. So kung writings po, mayroon po. Mayroon po mga sulat na ganyan po. But again, my question is just simple po. Ito lang po ang gusto kong may bahagi po sa atin mamayan para po kayo makonfuse. If I can only learn how to talk to animals, mm-hmm. if I can only understand their language, maybe. Mm-hmm. Pagkaintindihan kami, masabi niya na, lindol yung parating. But again, wala po. And we have the instrument na kung pagkaroon po ng lindol, saka po makasagap po. Mm-hmm. So, those things po, write-ups po, lumalabas pagkatapos po ng lindol. Why not gumawa po tayo ng wala pang lindol, then tingnan natin kung tama. Aha. Given the number of recorded aftershocks po, are we expecting more? Yes, absolute po. Pataas na pataas po talaga yung aftershock, basta po may isang malakas na lindol po. Mm-hmm. And it may or it may not be as strong as 6.1? Yes po, hindi na po siya lalakas pa po doon sa 6.1 po. Mm-hmm. Maraming salamat po. Baka po mayroon kayong mga advice para sa ating mga katinig. Yes po, the only advice that we have, unahan po natin ang kahandaan po. Yung ito pong kahandaan po, hindi po yung gathering world lamang po. Ihanda natin ang ating mga pamamahay, sumunod po tayo sa tama. Kasi pag hindi po tayo sumunod sa tama, ulit-ulitin ko tulad ng mga sinabi ko rin po sa ibang media entities, again and again and again, babagsakan tayo, wala tayong magawa. So, ang kahandaan po sa lindol dapat mauna po. Hindi po yung saka tayo, hahanda tayo kung may mangyari na. Pagka may mangyari na po, wala na po yan. Dahil pag nabagsakan po, pag namatay na yan, hindi natin nababalik ang buhay. So, ihanda po natin ang ating mga pamamahay. Sumunod tayo sa tamang panuntunan upang pagdating ni lindol, hindi po tayo mapinsala. Mm-hmm. Mabuhay po at more power.
Yes po, maraming salamat din po at maraming salamat din tagapakinig. Yun po mga katinig, ang tinig ni Director Emil Amil Bahar ng FIBOLX 12, no? So, yun mga katinig, there is no way hanggang ngayon. There is no way to predict ka nga adunay mo abot nga usa ka linog, no? So, matod pa ni Director Emil Bahar, the only thing, ang butang lang nga pwede niya itong mahimo is to be prepared all the time. So, murag lisod-lisod, bugat-bugat nga no, mga katinig, no? Kay... matay og every ano basig ang uban ani ang danger ani is bordering na on our paranoia ang mahitabo nato mahimo na kita ang paranoid but mga katinig ang what is real no kay kadtong mga bata daghan gyud mga na phobia no nagka phobia niadtong linog ug ang uban nga na phobia wala pa gani naka recover niadtong phobia nila sa niaging kusog nga linog nga adunay dakong kadaot pud nga gidala diri sa tuas dili lang sa Kidapawan City but sa tibuok North Cotabato. So mga katinig kinahanglan yun ta nga magbantay pirmi. So, ado na may mga gi-mention si Mr. Salmer Bernalte nga mga drill nga ginahimo sa mga eskwelahan man ni, no? Sa una, may nunduman ako, mga eskwelahan, mga opisina, tungod ado na lagi gina-expect nga gitawag nila og big one, no? Katong daku, og kusog kuno kaayo nga linog, nga kung mahinumduman ninyo, daghag mga dry run nga gipanghimo, no? Katong mag-cover ka, mag sa to crawl o uban pa bata guwas siya na of course syempre dapat identify na pod katong mga evacuation centers sa mga ano local government units sa kada munisipyo mga katinig adunay lima ka landslide pod nga gidala kining maong linog and mga katinig ang atong experience sa una no tong dagko nga landslide naapektuhan gihapon ang ato ang supply sa tubig kay ang ato ang mga tributaries na bara hangtod hugaw kaayo ug dugay-dugay pod naka-recover atong sayron kung unsa kaha ang status niya ni karon no ang ato ang water district wala ba kahay dako nga epekto kato mga landslide sa ato ang source sa tubig nga sa linya si Engineer Sandy Alquesa, ang Assistant General Manager sa MKWD. Maayong buntag, Engineer. Welcome. Magdaghang salamat sa panahon nga imong gigahin sa Tinig ng Bayan. Hello. Good morning, Karomi. Good morning po sa ato ang mga listeners sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning po. Nadunggan ako ang initial ni mong opening, sir, no? Ang ako alang ko ano update lang kagahapon nga linog katong alas 12 gyud nga linog na to the second nga linog ang usa sa mga naapektuhan nato is kuan ang ato ang Ilian sa Barangay Buhay no mao ni siya katong apektado pod sa katong October 2019 nga linog no so ang itabuan ni sir tungod sa pagligid sa mga dagko ng bato no medyo na panang quality so gi-shut off na mo ni siya hantud alas 8 kagabi no so and kaganina kadlaw na na po yung mga traces siguro due to the ground movements to aduna na po yung mga traces nga mga regarding sa water quality na apektuhan so initially amo po ning gipalong and currently nagahulat na lang po ni mo mag-subside no but other major nga apektado ang ato alang binanginaman spring o sa mga spring na disengagement sa mga pipes but na-restore man dahil na mo kagabi. So padayon ng among assessment karon ni no in fact mo palakaway nako among gi kuno nagitagkay daghan man kay tag sources and facilities itagtag na to ang crisis management team so na sila yung mga individual assignment. And siguro ang kumpletong report will can be submitted in a day or two no para taas mong kundi ato ang mga system but so far as performance system wala may major affected ka karami.
Mm-hmm. We would like to discuss further kining inyong restoration effort, but curious lang ta. Before sa gahapon nga landslide, naka-recover na ba ang MKWD sa epekto ni adtong ni aging landslides? So far kasi karami ang assessment based sa performance nato, no, based sa katong atuang ang indicator magid nato ani kadi katuang water supply distribution. So nami sa 95%, no, pipila na lang ka mga areas ang walay kwan, walay tubig. And in fact, while under recovery ta, nagsugod na po ang uban nato pa projects na materialize. So hopefully with the latest na linog karomi unta dili lang kung yun ato man lang ang apektado man lang isang ilian, hopefully dili kay ta matarog karomi. Mm-hmm. Initially you were saying na restore na ninyo dayon, but the restoration work magpadayon siya. In fact, you were saying mo adto ka karon sa area to continue ang inyohang assessment. Yes, ang amo ang major concern jud ani karomi, no, kay just like sa tong experience, no, it might be nga dili dai nang epekto kay especially landslides kay mao pala pag crack ana sa mga areas, sa mga sites, steep slopes, no, and matrigger lang siya kung adunay kusog nga ulan. Mo nay usa ka major concern na mo karon kay dako-dako mo na itong watershed. This is around 650 hectares, no, so atong ituyok po dito kay tanaw na tog nabay mga indicators nga na the same scenario sa atong Lawan Spring, no, Lawan area nga katong nagbigay last time nga 4 hectares which is apektado kay ang supply sa saging. So muni dako-dako na mo nga trabaho kayo okay. Skaromi. Mhm. Ah. Diri sa when you say saging, sa saging makilala ni, no? Place. Ay kwani ang Saging River is katong akong gi-mention sa mga previous interview ni mo Karomi na di Lapaan lines which is from the headwaters of Saging River. Muna siya 60% sa itong total production po. Mm-hmm. So muna nga pag muna yung maapektuhan, muna apektado kita tanan. Mm-hmm. I would like to believe that we have learned our lessons, no, in the past. So kining atong source of tubig is surface water pa gihapon, mainly. Unsay mga ano alternative sources ang inyong gina-develop kung ado naman? Oo, salamat kayo sa pagpangutan na Sir Caromino, kay at least i-take ko na lang po ning opportunity sa karon aduna kita itulo ka production wells, no, ongoing na actually na nami sa second phase kay na test na ang depth, no, and ang pat included ang water quality. So ang manubuan karon ang medyo mauna, no, after ang atmos na sa second quarter ni sa for this year ang napunta diha sa may magsaysay sa Kidapawan and of course sa Bulacanon sa Makilala. So mo ni mga alternative na to karon nga mga sources aside sa to ang mga spring sources o river, Saging River. Mm. So far mo ni ang amo ang atuang rather mga usa ka mga measures na ginahimo learning from the effects of earthquake last kwan. But actually, appeal na gini siya sa itong development plan na karomi. So, naulahi lang huwag implement. Aha. Okay, spring sources. Na-mention niya ng spring sources. And Kidapawan City is known to be a city of springs. No? Pila ka spring sources ang kasamtangan na maximize na to? And unsa pa yung potentials ni aning, what other potentials does spring sources offer? Ang usa sa to mga ang we have various spring, no, like for example tong gi-mention ako kaganina sa Ilian at Barangay Buhay Makilala. We also have pinanginaman sa Kidapawan, Lungot at Balabag, no. Maximize yung tanan from Magpet, no. So mga more or less dani siya sa 6 to 7 and we have to another i-develop nga duha ka buhok. So ang ato mangung spring kining taon, excuse me po. Kining 6 yes, yes. 6 sources nga spring and ginagamit na nato ni guwa sa another 2 nga i-develop pa. Opo. Kanang active na lang siya karon, no. Operational ni siya. Mao yun na itong ginagamit karon aside sa Saging River.
No, mm-hmm. Kay ang Saging River, as I mentioned, 60%. The remaining 40% are all from various springs, Karomi. Aha. Yet despite that, adun yung mga panahon in the past nga kuan gihapon, dili gihapon enough ang ato ang supply sa tubig. In fact, karon murag dili pa magani siguro fully covered na ang tanang inyong areas. Oh, as far as nai service, natay services sa Kidapawan is nasa sa 80% plus, no? More or less nasa 84. But ang kuan, ang ato ang as a whole, including Makilala, Kidapawan, and Makpet and Matalam, motoy medyo dako-dako pagyod, no? Mm. Napalang ta sa more than 40%. So, dako pang wala yun tay, wala pa tay coverage sa ato ang water supply areas. That's why nga padayon ng atong mga development para at least ma-cover up na to in the next 10 to 15 years ang ato ang service area po, Karomi. Pila ka munisipyo na ang atong service area, engineer? Tulo ka munisipyo, Matala, Makilala, and Magpet, and the City of Kidapawan po ang coverage sa to, Karomi. Mm-hmm. Now, another thing is mura og nakabalita ako nga murag sweeping lang ako nabasahan adunay fund nga giturn over ang city government sa inyo, ha? Was it a loan o para sa asa ni? Well, in progress siya, although from previous years sige namang gihatag ang atong city government through the effort of our honorable mayor Evangelista, no? Sige naman siya, pero through tanan na gina-extend niya sa ato Karomi is through kuan kanang cost recovery scheme, no? Kanang tawag ana og in layman's view ani kalabitong bayran na at zero interest pag operational na ang project. So mo na yung mga assistance sa city government kay dili kalikayan namo yung mga area nga dili feasible but gusto sa to ang city government nga ma-extend ang services dito, so they provide us the materials, counterpart sa water district ang labor. Mm-hmm. Og ang water district is a quasi government in ano, yes, entity? Yes, government owned control corporation po, Karamel. Aha. Okay. Daghang salamat sa imong panahon ng igahin sa Tinig ng Bayan. Basika doon na ka pa gustong ipaabot sa atong mga katinig. Yes, ako, Karomi, sa Tinig ng Bayan, gusto lang po na mo magpasalamat sa opportunity. And of course, if there are mga abnormalities or the irregular na itong servisyo sa tubig, I would ask or ginahangyo na ako ang tanang i-report lang sa office, no, para ma-address na ito dahil ang mga problema, especially karon nga medyo wala, under assessment pang epekto sa lino kagapon. Mm-hmm. More power, mabuhay kayo. Mga katinig mo ka ito ang tingog ni Engineer Sandy Alquesa, ang Assistant General Manager sa MKWD, mga katinig. Ato po ang hisgutan, kaya to, last Friday, atong nahisgutan kining issue diha sa Sanggunian panlungsod. Pero wala naman tayo oras sa murag taas-taas ng panahon na nga itong kikinahanglan na ron hisgutan eh. Padayon ito nga nag-research, no? Kung unsa gayon ka itong mga panghitabo diha para masabta na ito pag-ayo kay krusyal kining hisgutanan sa budget na nga nahitabo diha sa Sanggunian panglungsod. Mga katinig, initially, mura o gidefund man kining Sanggunian panglungsod o gibalhin kining fund sa SB matod pa, ha? Dito sa usa ka bag-o nga executive legislative body gagitukod sa ato ang executive department, pero ato kanang dili siguro na to alang-alangon kay base og mabitin ta mga katinig, lampas ta og isa ka minuto sa alas 7 busa panahon na nga mananghid ta kaninyo, no? Salamat sa inyong pakiguban kana mo hinautunta tanang higayon Lunes sa hangtod Biyernes alas 5 hangtod alas 7. Maguban-uban kita sa ato ang Tinig ng Bayan sa ngalan ni Kabong Ponyo o ni Kaloy Rosario. Kami nagapasalamat kaninyo. Ayaw ka maghawa kay musunod na yon ang atong alas 7 balita. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
Dali inaayo ang hubag sa sampot ni Josephine Polga, taga Ginimanan, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, kay iyang gihaplasan sa Yaki Liniment Oil o Gitumaran sa Yaki Herbal Capsule. Ang katong hubag na ako kay mapagtiki, liliman ko kalingkot, iimnan na ako Yaki Capsule, na yung gihaplasan ng Yaki Oil, naayo siya. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat sumukan nyo, mapalit sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang ihang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siyang ipainom og Yaki Vitamin. Siya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taon, busbus na in taon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Ay, maayo pa si Kwan. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na. Di man gani makausa. Naon sa kong kadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy ug mabuhat na atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika.